Hello mga kababayan, mayroon po akong isi-share mamaya na isang video na dapat po tayo ay magising na, at dahil nalalapit na po yung halalan sa araw po ng Lunes, ay nais ko pong i-share ang video ito para po tayo magising mga kababayan po. At malaking pagbabago sa sistema ng halalan sa Pilipinas ang paggamit ng automated election system ng Commission on Elections na pinabilis ang pagboto at paglabas ng resulta sa botohan. At maliban sa pagbabagong ito, may ilang nagbago at may ilan rin na nagbago sa sistema ang ating eleksyon. Ang problema, hindi lahat ng pagbabago ay tungo sa kaayusan. Dahil ang iba ay tungo sa kadiliman. Sa kasalukuyan, mas talamak ang vote buying. Mas tumaba ang political dynasty. At higit sa lahat, ay mas kalat ngayon ang disinformation gamit ang makabagong media. Ang mga butanting Pilipino ay may kalayaang pumili ng kanyang iboboto. Subalit, paano na kung ang pagpili ay hango sa kasinungalingan at maling impormasyon? So, mga kababayan, think about it and panoorin po natin ang nilalaman ng video ito, at dito po ay tayo magigising para sa ating pagpili sa araw ng Lunes ay kailangan po ay ang yung nasa puso, na hindi yung gagamitin nyo yung kung ano lamang ang ano ng mga kamag-anak nyo, pabor yung mga kaibigan mo. Ngunit ang mas maganda, sundin mo ang otak mo kung ano at ano yung nasa puso mo. Hindi yung padadala kayo sa sol-sol ng mga maling mga fake news, yung mga trolls na yan. Kaya po ngayon, itong susunod na video or itong video na i-share ko pa sa inyo, alam mo po na nagigising na kayo. Maraming salamat mga kababayan. Vote wisely. And God bless po. Ang nasa COMELEC database, 12.8 million pa dead voters dinagdag nila. Hindi nila mapatunayan, kaya nandiyan ang Supreme Court. Ayaw sagutin ng COMELEC. Okay? Nakakuha kami ng resulta ng election, tapos na. May 9, 2022. Pirma na lang. Ipiprint nila May 14, may oras na. May boto na. Senator Trillanes, 21 million. Laila De Lima, 10 million. Sino to, si Apuang? Apuang! Panalo din? Number one. Panalo din? ito ba, ano to, official? Yes, sir. Meron to sa NBI, meron to sa Akralo. Sir, Annex A na po yan. Ginamit na po yan. Ginamit ng evidence kasi. May tatak na Annex A na po yan. Tingnan niyo. Ginamit na itong ebidensya ng NBI. Agra. Gamit na po yan. Nanggaling na po yung kopya sa kanila. Hearing, di ba na hearing sa Senado, sir? Oo. Apat na beses sinuspend nila. Ngayon ang tanong ko sa atin, kung di tayo magtutulungan. Sinong lalaban, sir? Di tayo magtutulungan. Ang lalabas na panalo, Lenny Sara. Bakit Lenny Sara? Para sabihin ng taong bayan, di nagkadaan dahil lumusok ang Sara. Pero yung ba na-elect ng taong bayan? O paano yung effort ni BBM? Paano yung effort ng iba? Malaking gulo yun, sir. Ulitin ko, tahimik kayo. Labanan ito ng batas. Kapag National People's Initiative, hindi kailangan ng permit. Tanim nyo sa isip nyo, ha? We are invoking Republic Act 6735. Ini-invoke natin yan. Bakit?
may lukuhan na eh. Nawawa yung boto ng taong bayan. Ngayon, provided, proven otherwise ng Supreme Court, tatanggapin natin pagkakamali natin. Pero, may probable cause yung pinapakipaglaban natin. May print out na eh. Na nag-hearing sa Senate, tinigil. May investigasyon ng NBI. Hawak ng Akralo, pinakamalaking law firm dito. Hawak nila Angara at saka Drilon. May copy sila nito eh. At may 12 million padded voters sa Comelec, ayaw nila sagutin. Alam ito ni General Parlade, nag-uusap kami. Ito yung pinapakipaglaban niya. Saan tayo papunta pag titigil tayo? Munoy. Saan tayo papunta? Marirape na naman ang inang bayan. Nakulong kami sa pung araw sa presinto 5. Sinong nanalo? Kami. Binalikyan ba natin yung mga kapatid na pulis natin? Hindi. Hindi nila kasalanan. Nagpapatupad lang sila ng batas. Pero this time, kailangan natin manindigan. Bakit? This is about the future leader ng bansa natin. Napagkanda po ang mali. Kaya sabi ko, huwag na kayong magsasalita. Ilabas yung mga placard lang, okay na yan. Okay na yan. Tapos mag-giveaway na sa mga tao. Magising ka na sa katotohanan. Sa mundong ito, hindi lahat ng bagay na planuhin mo matutupad. At habang tumatagal ang buhay mo sa mundong ito, matututunan mong tanging ang sakit, paghihirap at kawalang saysayang meron sa realidad kung saan tayo nabubuhay ngayon. Makinig ka. Sa mundong ginagalawan natin kung saan merong liwanag, siguradong meron din dong anino, hindi mawawala yun. Hanggat merong namumuong konsepto tungkol sa mga matagumpay na nilalang, siguradong meron din mga talunan. Ang makasariling paghahangad ng kapayapaan na magbibigay daan sa mga digmaan. Nabuo ang galit at puot para maprotektahan ang pagmamahal. Malaki ang kaugnayan ng mga bagay na yun sa isa't isa at hindi yun maaaring paghiwalayin. Natural lang yun. You guys have to wake up. Wake up now. Satan isn't hiding anymore. He hasn't been hiding. He's been showing himself more and more. Just like this guy was watching this weekend at the Super Bowl. And I saw the performance. And it wasn't great. There was so much demonic things in that performance. If you look closely to his performance, now see, this is not hiding. He is trying to capture a lot of people's souls. Satan is here to steal, kill, and destroy. So you guys have to wake up now.